Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video guys, gumawa ako ng isang actual capacity test nung nakaraang 19. So ano pang araw yung 19? Sabado. Okay, Sabado siya. So kung naalala niyo yung dati, ito. Kung naalala niyo yung dating video ko na normal capacity drain test, ayan yung nakikita niyo dyan. So hindi pa to yung pinaka-finale ng aking power bank na ginawa. So ito, ng actual capacity test talaga ako. Puno siya. So 8.46 volts hanggang sa na-drain ko siya ng 6.4 volts. So drain to. Yan yung pag-uusapan natin sa video na to. Kung hindi pa kayo subscribe guys, subscribe na kayo dyan sa baba. So, para ma-notify kayo kung ano yung mga bagong upload natin. Okay. Hindi ko lang mapakita sa inyo ngayon guys yung actual na power bank na sinasabi ko, pero kung napanood niyo yung dating video, alam kong nakita niyo na yun. So hindi ko siya makuha kasi nagre-recharging test ako ngayon. Ito siya, wall recharge test. So hindi pa ito yung pinaka-test. Ngayon hindi pa siya tapos. So sa next video na to. So ang topic natin ngayon ito. Ang power bank na may 6,000 mAh ay kayang talunin ang isang 10,000 mAh katulad ng mga power bank na nabibili natin sa mga online o kaya sa mall, sa mga nagbebenta dyan sa labas. Okay. So paano nasabi na kayang talunin ng isang 6,000 mAh ang 10,000 mAh. Dito lang yan. Papakita ko sa inyo guys ha. So kung naalala nyo to guys, ito yung naunang video tungkol dito sa pagbuo ng power bank. So 8 volts siya guys, 8 volts. Okay. Yung mga power bank kasi na iba dyan is 3.7 volts. So hindi kasi siya convenient bilang isang power bank, pero gagana siya bilang isang lamp. Okay, yung mga lamp, kaya ito yung 18650 na battery na 3.7 volts, pwede to. Okay, ito kasi ito yung example ng power bank na hindi convenient mga pangre-recharge ng cellphone. Ito, mabilis itong malokan. So, tulad ng sabi ko kanina, mabilis itong malokan. So, from 100% hanggang 30%, isang charge lang na nagagawa ng cellphone ko rin ito. Kasi 6,000 mAh ito na power bank na 3.7 volts. Okay, 3.7 volts to na 6,000 mAh. So hindi niya kaya. So yung mga 10,000, nakakailang charge ba kayo dun guys? Dalawa? Tatlo? So swerte na lang yung dalawa. So ito, meron ako dito cell 1, cell 2, cell 3, cell 4, cell 5. So napaliwanag na to dun sa nakaraan na video, yung video nito, no? Kung ano yung ibig sabihin yan, ito yung total ng milliamp. So milliamps ito, 6,721 milliamp hours. So dito tayo, balik tayo. So marami na ako nagawang
exam para sa aking power bank na ginawa. So ito yung nakaraan, ito yung pagbago. Okay. Tayo. So si blackout pa rin. Si blackout 65. So kaya ko siya iniintindi at ginagawa ng mahabang video at iba't ibang klase ng video. Kasi gusto ko talaga nakita ang potensyal ng isang blackout. So alam naman natin yung blackout, no, power interruption within 2 to 3 days normal. Yan yung blackout. So kaya pinangalan ko rito blackout 65 watts. Hindi pa ito yung pinaka yung extreme. Hindi pa ito yung pinaka malaki. Wala pa siya sa pinakamalaki. Maliit lang ito guys. So 6,000 mAh. Kaya niyang pagganahin yung cellphone. Ay, i-recharge ang cellphone ng mga ilang beses. So bilangin natin dito. Meron ako rito eh. Kung nakikita nyo guys. Lapit na natin. So ayan. 1 2. Three, four, hanggang apat bago niya na-reach yung 6.4. so lobat na lobat to, 0% na to. Kung percentage ang pag-uusapan, 0 volts na to, wala na to kasi hanggang 6.8 lang tayo, 5% pa yun. Okay. So, ba't to? Kailan yan? Yung mga ano pa dyan, power bank, yung mga lamp, kung ano, yung pinag-re-recharge ko sa power bank na ginawa ko. Ayan. So, itong power bank na to, ito siya. 6,000 mAh ito siya. So pwede na natin consider na lobat yung isang ganito. Natumbas niya na cellphone. So matagal-tagal din yung ano niya, charging time niya. 7 to 9. So no, 38% hanggang 82% from 7:43 AM hanggang 9:55 AM. So parang cellphone na rin yan, yung tagal niya. So po, sama natin yung count na dyan. 1, 2, 3, 4. Oops. 4, 5, 6, 7, 8. Sa 6,000 mAh na power bank na 8 volts, so, ang dami niyang marerecharge sa cellphone niyo. Ito rin. Marami ng beses. So, 6 to 7 times. No? Kulang-kulang isang araw yan. Kasi matagal marubat yung cellphone ko naman. Maabot na mag-aabot yung cellphone ko sa isang charge lang. So, kung may power bank pa ako, ilang araw yun. So, pwedeng pwede siya sa blackout. Kaya pangalan niya yung blackout. So, pang cellphone siya talaga. Ito, yung mga 3.7 volts na power bank na to. Pwede lang to sa speaker, pwede rito. Okay. Pwede lang speaker. Speaker, tsaka ilang yung battery ng cellphone. Tsaka sa ilaw pala, pwede siya. 3.7 power na tulad ng hawak nyo. So 20,000 mAh yung hawak nyo ngayon. So kayo ba't tapatan ng isang power bank nyo ang 8 volts na power bank na to? Yun ang tanong. So kung hindi,
o kaya tumatambal ay tumatama lang sa bilang na to yung 30,000 dinar or ibig sabihin sa lang ibig sabihin rejected yan, hindi yan tested. Okay, ang 10,000 milliamp hour katulad nito, ito 8 volts din ito. So hindi na natin gagawin ng sample. So kunwari na lang ito yung, so 10,000 to, 10,000 milliamp hours, hindi na yung laki at kapal comparison. So ganito kalaki ang isang 10,000 mAh na battery, 8 volts, 3.7 volts, ganito kalaki talaga. So kung 3.7 volts ito, so 10, so dalawa na, so 20,000 milliampere to kung 3.7 volts lang to. Okay? Dahil sa 8 volts siya, 2 series tayo, 1 parallel. Okay? So, 2 series lang to, guys. Tapos, ano to? 10P. 2 series 10P. So 10,000 milliampere, ganito kalaki. So pag 3.7 volts to, yung typical na power bank, so 20,000 milliampere, tulad ng hawak mong 20,000 milliampere na power bank, so dapat ganito kalaki yan. Okay? Kung ganito lang kaliit, kung ganyan pa kaliit yan, tapos ina-advertise nila 20,000 milliampere, so kung ibalik mo na yan kung saan mo binili yan. So, i-depende na nila yung capacity ng isang baterya. Okay? So, sa future ng video ko, ipapakita kung pro way ba yan. Yung mga power bank na binibili sa mga mall, sa ano, ipapakita yung video versus to at yung isa, yung mga gawa ko. So, pero may mga power bank naman talaga na totoong rated. May mga totoong power bank talaga na pag 10,000 yung mahawak ng power bank, so na kalimang charge kayo, okay na yun. Hindi lang dalawa o tatlo basis mo. Siguro maximum ano ko na lang, estimate ko na lang 2 to 4 times kayo na kapag full charge ko. Okay, so dito tayo ulit. At ito pa. So, mapapansin nyo dito yung oras. From 4:52 AM hanggang 7:27 PM. Malaking bagay na yung ganung kaabang oras na hindi mo nire-recharge yung power bank. So, dire-diretso. O, ayan guys, ko nakikita rin naman. So, ayan o. Oh. Okay. From 8.46 volts. So, chinage yung cellphone. Ito yung oras. At ito yung percentage. Okay. Ayan. Ito. Pansinin nyo na lang yung oras guys. Ayan. At ito. So ito, siyempre hindi ko naman alam kung anong percentage nito kasi wala naman display. Ilaw lang. Blue tsaka red lang ang lumalabas sa kanya. So estimated lang siya na isang oras. So tinatouch ko lang siya na isang oras. So inock na yung lamp na to sa 3 hours. Sa loob ng
isang oras actually, 2 hours ay din ako na nag-recharge. So, yun. Sa mga rechargeable lamp, wala siyang problema, guys. No? Kung ilan oras man yun, pwedeng-pwede siya rin. So, ito. So, hapon na to, guys. So, alas 3 na siya ng hapon. So, ito yung voltage niya. Okay. So, mapapansin nyo may mga remaining. So, ibig sabihin, pag natapos siya dito, halimbawa, ito na lang sa taas. Kunwari, natapos 5 a.m., 88%. So, ito siya. Sinusulat ko siya dito. Okay. Yung remaining, yung ilang voltage, nilalagay ko talaga specifically. Ito talaga yung nilalagay ko dyan. Tapos kung magtataka kayo kung bakit 8.14 volts na dito, siyempre sisihin niyo yung PMS, hindi ako. So ako kasi nilalagay ko lang kung ano yung nakikita ko sa voltage meter ko. So si PMS ang gumagawa niyan, pag relax yung battery at hindi siya na stress, so maaari pang tumaas yan, tumataas siya talaga, guys. So katulad naman dito, okay, bumaba siya remaining. Tapos ito naman, tumas ulit siya. Tapos buha ba? Ganun. Parang ganun yan lang siya. Ayan. So yun, BMS yung trabaho niya. So yun nga. Nagkapo ko siya ginagamit. Ginamit ko siya sa cellphone, sa power bank, ginamit ko siya sa lamp. Tapos yun, wala na akong ibang pinagamitan kundi yun lang ito pa. So ito umabot pa ng alas 8 ng gabi. So 8 ng gabi, 83% siya. Siyempre itong oras na to, mga 9 tulog na ako niyan, eh, mga 9. So hindi ko siya ni-recharge. Tapos kinabukasan ito yung rated na voltage niya. So umulit na nga ng proseso. So nag-recharge ulit ako. Lobat yung aking ito. Nakas hindi siya magdamag, nilobat ko siya talaga. So may naabutan pa ang voltage sa kanya na 78% dyan. Tapos sa umaga, ayan. Hanggang dito. So yun, ano ko na lang, guys. Simulan yung fully charge siya. Simulan yung puno siya hanggang sa malobat siya. So walang recharge niya. Hindi ko siya nire-recharge. So umabot siya ng 13 hours. So binilang ko siya 13 hours. 13 hours sa 1, eh, ibig sabihin sakto to sa kailangan natin. So kung cellphone lang gagamitin nyo, guys, dito sa power bank na to. So hindi lang mga 13 hours, marami, no? Kasi hindi naman siya gamit na gamit masyado. Ito kasi nagtalaga, drain test talaga, discharge eh. So lahat ng posibleng pang discharge sa kanya ginagawa ko para makuha ko yung pinaka limits niya, no? Yung limitation niya. So yun na, paingan, at pumasa siya sa 10 hours natin. Okay, nagre-rated kasi ako sa power bank ng 8 hours to 10 hours. So ito sobra ka, 13 hours. So, okay na okay yung power bank ng rito. Medyo mahaba yung video natin. So dito ko muna puputulin ang ating video, guys. So comment lang kayo dyan sa baba kung may tanong kayo dyan sa baba para masagot natin na maayos yan. So once again, guys, i-recap nyo na lang ito kung gusto nyo. So i-post nyo yan. So kung nagustuhan nyo yung ating video, guys, paki-subscribe naman dyan, paki-like na rin at paki-share na rin para
ma-notify yan lahat. So, maraming salamat din sa nanonood, lalo na sa mga viewers natin dyan. Maraming maraming salamat sa inyo. So, paalam na ulit guys. See you.